market is up by 1.65% or 98 points. Now, munti kang matunaw! Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Tuesday Edition. Maganda ang performance ng ating market, ha? May follow through? Pangalawang araw na long green candle tayo ngayon, ha? Eh, yung now? Yung now, wala eh. Laos, ano? Nalaos, ano? Munti kang matunaw, no? Sisilipin natin mamaya yan. Kung ano ang balak gawin, kung ginagawa niya ba yung kanya pong dating ugali, ha? Isasama natin syempre yung ating tandem, yung MM at Dito tandem, at isasama natin yung PX tsaka yung CHP na pinapasilip ng mga patriotics natin. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, no, yung mga napadaan lang po dito sa ating tambayan, ito pong Tito Vlogs, no, ay channel about the stock market na kung saan ay sinishare po natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ditong Philippine stock market, no. So, kung magustuhan nyo itong ating tambayan, ay huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe button at isama nyo yung sana all sa notification bell. Para pagka nagkakatawagan na every Monday to Friday, meron kaming online pasilip. Yung mga favorites niyo, pwede niyo pasilip diyan, ano? Live stream mo 'yan, live stream na sinisilip, ano? Para matawag din kayo pagka nagsisimula na po 'yan. Pero hindi ho ito ang simula, no? Pang mga 200 plus na video na ho ito para makasunod ho kayo dito sa tambayan, no? Ay panoorin niyo ho muna yung yung starter kit ho na 'yan, yung playlist na 'yan. Nandyan po, no, yung mga basic principles and foundation na kinakailangan ng isang trader, no, ng isang tambay trader na para kahit papano ay mapadali ang kanyang journey dito sa stock market. Unahin niyo ho yung trading rules, no. May nagtatanong kasi dun sa ating YouTube kung pwede daw ba gumawa tayo ng mga parabang dictionary ba tawag dyan na ayaw. Kasi medyo nalilito sila doon sa mga terms na ginagamit natin. Kasi nga ho, yung atin hong pamamaraan, ano, kung paano natin sineshare yung ating discoveries dito sa stock market, tambay style lang, no? So, nandyan po yan, no? Unahin nyo yung trading rules, no? Makikita nyo dyan, no bodega, no bomba. Para hindi ho kayo mahihirapan pagka nakatambay na kayo, no? Pero pagka nasa live naman, no, marami na ho tayong mga tambay diyan, sina Tito Oms, no, sina Tito Pascal, no, sina Tito Gilroy. Tutulungan po kayo niyan mag-navigate dito sa tambayan. Huwag ho kayong mag-alala, no. Welcome na welcome po kayo dito sa tambayan. At syempre, lahat ng ating solid Tito Natics, ayan ha, salamat po sa inyong auto-like, no, at saka sa panonood ninyo ng no-commercial, ay, panonood ng commercial, yung team no-skip ads, no, salamat po sa inyo, ha, at sa lahat po ng solid Patreon Natics natin na patuloy po ang suporta dito sa ating TVC. Maraming thank you po sa inyo, no. Yon, sana nakakatulong po tayo, no, sa journey nyo dito sa stock market, no. Tara, silipin po natin yung market kasama ng ating mga tabalits, ha. Andali po lamang. Ayan, naku, wala lumabas. Andali po, ha. Papasok natin yan. Madali lang yan. Relax lang kayo. Ayan, ha. Ayan, pumasok na po. So, ang ganda ng performance ng market natin. Pangalawang araw na, no? So, 112 po ang gainers and 64 lang ang ating losers, no? 4.5 billion ang value turnover natin. So, normal tayo. Pero meron pa rin tayong 647 million na foreign selling. Patuloy pa rin po, no? Ang foreign selling, all sectors po, no? Are mostly in green, ano? But all sectors also are mostly have foreign selling. Ayun, no? Eh, alin lang ba ang red na sector, no? Mining lang ang pula, mga titos and titas, ano? Pero, mining lang din, no? Mining lang din ang may net foreign buying. yun eh. Dito ba pumupunta yung mga foreigns? Nagmimina na ba sa bundok ng PSEI itong mga foreigns, ha? So, mga titos and titas, pasok muna natin yung ating mga tabalits, ha? Hindi yan. Ito po, no? BSP sees loan growth to pick up by year-end. Ayan, galing po ito sa Business World.
Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Tito Ben Jokno expects credit growth to pick up by year-end as consumer and business confidence is restored with easing lockdown measures over the next few months. So, napapansin nyo na ba na medyo dumadami na yung tao, no, sa labas, sa kalsada? Pero dun sa mall, mukhang kokonti pa rin, no? Mukhang nasanay ng maglasada at mag-shopee yung mga tao. Nung pag nagmomola ko ngayon ay puro sa essentials nga lang napupunta, no? Pero in general, no, mga titos and titas, yung dami ng sasakyan sa kalsada, yung dami ng tao, no? Kanina nandiyan ako sa QC area, no? Ang dami ng tao sa kalsada, mga titos and titas, no? So unti-unti, no, hopefully itong pagbubukas natin ay unti-unti nating maramdaman, ano, yung consumer confidence, no? Pero syempre, yun nga po, no, ang sinasabi natin dito, sana yung mga tayo, no, na mga merong pampantosgas ay tumosgas muna para umikot ho yung economy natin, ano, dahil yung bibilan ho natin kanina, may pinuntahan akong kliyente, bumili akong ice cream. Oh, kasi gumagawa ng ano yan, yung kliyente namin. Ano ba tawag doon? Yung kanyang ice cream, artisan. Ayan, yung artisan ice cream, yung Papa Didis. Ayan, kliyente ko yan. So, nadaan ako doon sa shop niya, bumili ko, diba? Kasi pagka ganun ho ang ginagawa natin, nakakatulong tayo doon sa negosyo niya, no? Nakakapagpasweldo siya, at umiikot yung pinapasweldo niya, no? Doon sa empleyado niya, gumagastos yon, so umiikot po siya. So yun muna, yun din ang kasama, no? Yun din ang kasama, mga titos and titas. Eh hopefully magtuloy-tuloy po yan, ha? Good news ito, no? So yung loan growth, alam nyo naman eh, no, ito pong ating economy or in any other case, no, sa economy sa buong mundo ay nabubuhay ho sa credit, no? Just this weekend, yung isang friend ko, kasi galing nga tayong bangko, no? So ngayon nasa one of the offshore lending company. So yun nga pinag-uusapan namin, no, na yung economy ay nabubuhay ho talaga sa credit, 'di ba? Umiikot tayo dahil sa pautang. Ay maganda itong nakikita ni Tito Ben Jokno, no, na aakyat ulit, no, mag-grow ulit yung mga loan portfolios, no. Pero syempre, kailangan muna may trabaho yung tao. yan, ha. So next balita. Pasok po natin galing sa Philippine Star, low lending rates, higher infrastructure spending to boost manufacturing. Manila, Philippines, local manufacturing activity is expected to pick up in the coming months on the back of record low interest rates as well as higher infrastructure spending according to RCBC. Oo, ayan. Eto naman, hindi naman mapagkakaila po, no, na talaga na mga mababa ang interest rate. Kahit saan naman, kahit sa abroad, mababa ang interest rate, eh, diba? So, hopefully, may trabaho nga sana yung mga tao para may capability na umutang, di ba? Di ba? At may capability na bayaran yung kanilang utang, di ba? So, yung infrastructure spending, no, mga titos and titas, ito kasi isa sa mga kailangan talaga, which is yung government ang kailangan gumawa. Na ginagawa naman po, di ba? Oo, yung ginagawa naman ho yan dyan sa build program natin. Kasi ito pong economy natin, ano, ang largest po na employer ng ating economy ay ang gobyerno, no? Ang largest spender ng economy natin ay ang gobyerno din, no? Kaya ang gobyerno ho ay kailangang tumosgas. Yun lang yan. Kailangan tumosgas. So yung build, no, will help po na magkaroon ng employment, dumami employment. The other day nabasa natin, ano, si Tito Ramon Ang, yan, RSA. Diba? Magtatayo ng airport, ayos na. Ayos na yung go signal niya sa airport at mag-hire yan. Eh, sandamukal. Sandamukal na manpower ang kailangan niyan, diba? Oo, diba? Uunahin niya daw yung mga taga-Bulacan. So, magandang initiative po yun, no? So, yan kasi pag gumagawa ka ng tulay, napakaraming taong kailangan. Ikaw, ako nga lang, kakapirasong kiyos ang ginagawa ko, napakaraming taong kailangan, eh. To, ilan lang, 6 square meter lang, eh. De, lalo na how much more, no? Yung mga malalaking infrastructure. So yan po, no, na makakatulong ulit sa ating ekonomiya yung higher infrastructure spending at saka yung mababang rate ng pautang. Ito, last na balita na peso drops as US jobs data shows continued recovery. Aba, totoo ba yan? The peso weakened against the dollar on Monday as jobs data out of the United States last week pointed to a continued recovery in the world's largest economy.
Ahabong ba nabanggit na din sa inyo, no? So yan din ho ang tinitignan eh, no, yung jobs data, no? Kahit naman dito sa Pilipinas eh, no. Kasi syempre pag may walang trabaho yung tao, walang panggastos, walang pantos kasi yan, hindi iikot yung economy. So sabi sa US, kung tama itong balita na to, gumaganda na yung jobs data nila. Yon, siguro nababawasan yung nagpa-file or nagke-claim ng unemployment. So yan ho, malaking ano ho yan ha, sa US no, noong last recession. Yan ho ang binabantayan eh, no, noong time na yan, yung jobs data. Malaking factor yan, tsaka yung CPI, yung Consumer Price Index. So good news yan, good news yan. Aba, paahon na ba tayo sa recession? Tapos na ba tayo? Tapos na, teka muna, hindi pa kami nakakabudega. Oo, sandali muna, huwag kayong magmadali. Yan eh, ganun eh, no? Ganun eh, no? Popuesto muna kami. Oo, yan, yan. Eto, pasok na natin yung market, no? Bago natin ipasok, pwede bang ma-click yung like button? Baka nakakalimutan po, ha? Ang ganda ng market natin. Ayan, no? Dalawang araw na, no? For the past 2 days, tayo po ay up ng ilang percent ito? Ilang percent ka? Sige nga. Ayan, no? 4%, no? 4% tayo up, no, mga titos and titas, ha? Aba, nawala yung ano ko. Ito po, no, nauntog tayo dito sa blue line, tapos meron tayong din drawing, eh. Nasa na? Ba't nawala? Teka lang, ha? I-load nga natin yung triangle ulit. Ayan, oh, ayan, ha? So nauntog po sa blue line at syempre may resistance dun sa downward channel niya, ha? So expect nyo po na po pwedeng tomorrow, pwede tayo makakita na ng profit taking, Miyerkules. Oo, hump day, alam nyo naman yung hump day natin. Medyo nahihirapang umakyat, pero wala naman tayong magagawa kung gustong tawirin yan. Eh mas maganda kung gustong tawirin, ano? So titignan po natin tomorrow kung kaya nang tawirin yan. If not, expect po, no, kung yung resistance na yan ay hindi mabe-break, syempre, bababa na naman tayo dito sa trendline sa ilalim, sasaluhin na naman tayo ng 5-6 level. Dribble-dribble ngayon tayo. Apektado na naman yung mga malalaki. Yung, pero yung mga second liner, third liner, hindi masyadong naaapektuhan. Yan po ang mga titos and titas. So kanina, for the past 2 days, umakyat po yung market. So, yung mga blue chip siguro, hindi wala naman tayong binabantayan ng blue chip, siguro yung mga blue chip, nag-akyatan din. So, kung may hawak kayong blue chip, ay i-assess nyo na, tignan-tignan nyo na, di ba? Tignan nyo yung chart especially, di ba? Kung meron bang mauuntugang resistance yan. At titignan nyo in the coming days, no, hanggang ngayong week na to, kung nauuntug nga ba dun sa resistance. Baka binibigyan kayo ng chance, no, para mag-lighten up. So, i-consider nyo po yan, mga titos and titas, ha? So, yan muna yung ating market. Ipasok natin yung muntik ng matunaw, yung port telco. Yung ugali talaga nito eh, no? Oh, ibang klase. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi pa rin nagbabago, no? Oh, mga titos and titas, no, ang now po kahapon ay up ng 6% and today down ng 1.25%. Aba. May pagbabago naman pala. May pagbabago naman. Although red candle ito, no? Ito ho, no, kasi dati nag-a-up siya ng 30%. Nagda-down ng 5%. Oo. Tapos the following day, down ng 5%. And then, yung susunod na araw ito, down lang 7%. Diba? So, binawi lahat ng inakyat. Nung July 30, nag-up ng 7%. Tapos kinabukasan, down ng 9%. Mas malaki yung binawi. Mas malaki yung kinabig kesa dun sa binigay. Talagang halatang ng ipit, no? Ito po, no, today, ay yung recent na ginawa niya, no, yung kahapon pala, September 7, up ng 6%, ngayon ay down ng 1% na lang. Eh, titignan natin bukas kung babawiin niya lahat ng inakyat niya. So, pag binawi po yan, babalik tayo sa 220 level. Ang dami na nating support dito, ha, mga titos and titas. Kaya medyo nag-iba na yung basa natin dito dahil nagte-trade na nga tayo above the 200 MA. So, yan po, no, bantayan niyo po ito. Bantayan nyo ho yan. Kung tomorrow or this week, teka, tignan ko sa weekly, ha. Kasi kung this week ito, ay patatagusin na to dito. Yun! Oo, mukhang nanggogoyo ito. Sabi nga natin, ano, doon sa webinar, eh, no? The stock market is designed to fool most of the people most of the time. So, crucial na pala tayo this week, no? Kasi gusto na nating tumawid dito sa blue line, yung 50 MA sa weekly, okay?
kung bearish po tayo, kung halimbawa talagang luko-luko itong sinaw, no, sigurado ako ibabalik niya below dito sa blue line, below 220 area. Sa weekly ho, ah, by close ng Friday, babalik tayo sa 220 area. Pero, no, pagka yan ho ay hindi niya na binalik, no, at nag-trade na tayo, kahit nga dito tayo mag-close sa 234 area, no, breakout na natin itong blue line. Diba, tahimik na tahimik ngayon yan. Sa susunod na week, dyan na tayo mag-trade. Buong candle, nandiyan na. So, crucial itong week na to, mga titos and titas, ha? Oo, yung mga nagbubudega dyan, ha? Oo, ay pakiramdaman yung mabuti itong sinaw, ha? Oo, ito ang original. Ito ang original na port telco. The undisputed port telco, ika nga, ha? O, ipasok natin yung third telco. May mga petition dito, nababasa ako, ha? May petition daw na gustong ipatigil. Ipatigil daw yung China. Ay, nako po. Diyos ko po. Nako. kasama ho yan, ano? Kung yung nababasa nyo ho, no, na may petition na gustong ipatigil daw may sa Supreme, ay, sa Congress ba? I don't know kung saan eh, no, na ipatigil. Eh, kasama ho sa ano yan, part of chaos, no? That's part of chaos dito po sa stock market, mga titos and titas, ha? So, masanay na ho kayo. Masanay na ho kayo. Si dito po, mga titos and titas, today ay nag-close ng 3.28 up ng 0.92%, no? Unfortunately, no, ang kanyang MACD po ay nag-cross na. Ayan, tinuluyan. Tinuluyan. Hindi lang nag-smack, ay tinuluyan niya na mag-cross. Pero ang maganda, since ito ho ang primary indicator natin, yan lahat ho ng MAs na yan, primary indicators, nagte-trade pa tayo dyan. But you have to be cautious already, diba? Kasi yung momentum indicator, yung secondary indicator mo, ay nag-cross na. Okay, so you have to be cautious, diba? Kung may hawak ka nito at wala ka namang bodega sa ilalim at kakabodega mo lang, ay mag-iisip-isip ka, diba? Lalo na kung short-term ka. Ibang usapan pagka medyo medium-term play ang nakikita mo rito at iba rin ho ang bodega style dyan, ha? So titignan nyo ho ito. Pagka hindi ito bumigay, ay pwede tayong mag-consolidate dahil yung atin pong MACD ay nag-cross na. So pwede tayong mag-consolidate dyan habang yung MACD natin dinadigest ho yung pagko-cross niya. Once na bumigay na tong yellow, yung red ang sasalo sa atin sa 323 level, and then yung blue sa 308 level, and then yung pink sa 282 level. So yan po yung mga linya na yan, magiging support po natin. As always, ang ating resistance ay nasa 345 pa, ha, mga titos and titas, no? So maganda ang ginagawa nito para sa akin, ha, yung consolidation na yan, mas maganda. Mas type ko to, mas type ko yung konso na to. Ayan, no? Oh, gayahin mo nga to, pakigaya nga to. Request lang naman. Baka gusto. Bigay naman gusto. Bigay naman gusto. Yan. Oh, meron ho kasi tayong rectangle dito. Eh mahaba-haba 'yan, 'di ba? Yung rectangle na 'yan. Kung i-duplicate mo dito, oh, eh, kulang pa. Post ka pa, 'di ba? Post ka pa 'yan, kapus pa. So pwede tayong mag-dribble-dribble dyan at ibaba mo pa nga rito. Sige nga, ibaba mo nga ng 250 to para para magkaalaman sino yung mga atapang atao. Yun. Magkaalaman daw kung sino atapang atao pag binaba ito sa 255 area, yung 257 area na mga titos and titas. So yan muna si dito, ipasok natin yung kanyang katandem, si MM. Si MM naman po today ay down ng 2%. Malaki-laki, ha? Close ng 2.93. Nagdi-dribble-dribble tayo ngayon dito sa blue line at saka sa yellow and red line. So, dribble-dribble sa loob niyan. Eventually, may bibigay ho dyang isa. Hulaan nyo na lang kung ano, kung sino, kung yung red ba ang bibigay or yung blue. Pag yung blue ang bumigay, ay saan tayo pupulutin? Dito na tayo sa area na to, yung 270. 275 ba to? Yun, ito. 285 hanggang 275 area. Oh, nandiyan sa 275 area, dyan na tayo pupulutin, ha. Pagka yung red naman ang bumigay, ay dito tayo pupulutin sa paga 315 area. Yan muna yung resistance niya, ha, mga titos and titas. Kaya sinasabi natin, kailangan po nag-shift na kayo ng inyong mindset dito, ha. Oh, wag niyo nang ichupita to. Wag nang ichupita. Kailangan matuto kayo magbudega kung talagang type niyo tong si MM, ha, no? Kasi ho, ito ay pang medium term play, no, mga titos and titas. Yung mga solid patriotics natin, alam na ang gagawin dyan. Alam na nila, no. So ayan lang po, no, kailangan medyo shift ng mindset, ha, mga titos and titas, ha.
Yung playbook po nito nandiyan sa patreon.com/TitoVlogs. So yan muna si MM, ipasok natin yung PX, no? Ito. Saan ba tayo nag-close kanina? Nag-close tayo ng 413 down ng 0.96 points pero hammer pa rin. Sabi kanina dun sa live natin. Sa live ba yun? O sa GC? Hindi ko na matandaan eh. Wala daw pa asawang pagbili ni Maybank. hindi daw nauubusan ng bala si Maybank. Hindi talaga mauubusan niya. Foreign yun eh. Foreign yun eh. Eto, baka dito namimili mga foreigns. No? Nakita natin may foreign buying ito. May net foreign buying ito yung mining. No? So baka nandito sa PX kung nakikita niyo yung mga ATR, di ba? So mga foreign ho ay pumapasok yung fund managers. Lahat halos nung mga call First Metro ay kinakain. O, kung sabi niya, kung sige, kung gusto niyo magbenta, kami na bahala dyan. Kami na magdadrive. Sabi ng mga foreigns. Yan po. Yan ho ang lahat ng short-term traders na magte-take profit dahil iuuntog yata nila talaga dito yan at expect niyo idadive ba yan somewhere here dito, didikit na rito yan. Dikit mo na rito sa EMA. Pero akit niya EMA. So dito ka, sa 390, 4 peso level. Pwede pa mag-shake out yan dyan. So lahat ng mag-shake out ay sigurado i-scoopin ng mga foreigns, ha? Mga titos and titas. Ang ganda ng chart na itong PX, no? Siyempre, no? Kailangan nating hanapin yung support, no? Pag nagtitrade tayo. Sabi natin sa daily, nasa 390 area. No? So, yun ang atin pong unang support, no? Yung ating yellow line, no? Ang resistance natin is yung 415 area, 417. Sabi nga natin, mukhang hindi pa nabibreak po yung area na yan, no? So, titignan natin kung kaya na ba i-break. Teka, silipin ko nga lang ang RSI nito. Baka naman na nagpapahinga o nauuntog o mauuntog. Ayun, ang RSI ay kumbaga ito, magaling yung driver eh. Ayaw niya mag-overheat yung RSI. Kaya habang umaakyat yung presyo, hindi niya din dinire-diretso. Minsan up, minsan down, minsan up. Tapos konti-konti lang yung pag-a-up para yung RSI hindi mag-overheat. Pero kaya hong tumawid ng RSI as high as 82 to 83 area, ha? Nangyari na ho yan. So, pagka binomba to ng isang mahaba, isang diretso hanggang 83, kasi ngayon nasa 71 pa lang eh, no? So, kaya pa nilang paabutin niya ng 83, kaya pang palampasin yan. Isang bombahan. Baka sa breakout ng 417 area, let's see. Let's see po, no, mga titos and titas. Next na, yan ang PX. Ipasok natin, CHP. Eto, ang swerte ng mga nakabudega dito. Ang swerte. Kasi mukhang natapos na po yung consolidation nito, no? Yung base. Sandali. Pagka ganito, pagka strong uptrend talaga, makikita mo, sandali-sandali gumagawa ng base. Eh. Mukhang ito yung base na yan ay natapos na dahil kanina ay finally, no, up na tayo ng 4.61% ulit at nag-close tayo ng 1.59, no? So, higher high ng higher high ito. Pataas ng pataas ito. Parang spaghetti pataas ito. So, pagka na-break ho yan, ay na-break na nga itong 157. Na-break na yan. So, ang next po na po pwedeng i-break is itong area na to. 157 to 175 area na. Oo, yan na. Next. Tingnan ko lang sa weekly kung may gustong i-break. Ayun, breakout na rin dito sa blue line sa weekly. By next week, pwede nang mag-trade yung buong candle sa taas ng blue line. No? Malayo-layo na yan. Ang ganda na ito. Ito may catalyst naman kasi talaga. No? Ang crucial din po pala dito, mga titos and tita, sa weekly is itong zero. No? Yung MACD na zero. So, babantayan nyo rin. Baka kasi mauntog. No? Pagka nauntog dyan, ay magko-correct na to. Kasi masyado na nga mataas. If not, dumire-diretso, I expect ninyo sa weekly, ha? Ito, 190 na ang susunod na resistance yan sa weekly. O, yan na, yan muna. Yan muna, mga titos and titas, ha? Paano? paano po? No, so, salamat po sa lahat ng nanood, pati commercial ay pinanood, no, mga titos and titas. Magkita-kita po ulit tayo bukas, Miyerkules, hump day, ha, sa ating opening bell live. As always, no, trade wisely, God bless you all. Bye!